Isang pinagpalang araw pong muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, dito po sa Facebook Live at sa YouTube. Kumusta po kayo? Welcome po ang bawat sa atin sa oras na ito sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos dito sa ating programa na ating inaabangan at sinusubaybayan ang The Message of Hope. Ang inyong lingkod, Tio Di Malabanan, sa inyo po ay nagpapabatid muli ng isang pagbati, ng isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Kung maasa na sa tulong at biyaya ng mapagmahal na Diyos, kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon, hindi lamang sa pangmaterial, kundi ganun din sa pangespiritual. Muli po, ako'y umaasa na sa ating mga pinag-aralan sa mga nakalipas, tayong lahat ay nakinabang at marami ng mga kaalaman na ating tinanggap mula sa ating Panginoon. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, huwag po kayong mahiyang magtanong sa akin, mag-message lang po kayo sa akin. At sa tamang panahon ay ating sasagutin, o kaya kung kayo mayroong mga prayer request, message nyo lang po ako at ating isasama sa ating mga prayers. At doon po sa mga nagnanais na mag-subaybay sa atin sa YouTube, mag-subscribe lamang po kayo at upang kung makaganoon anytime na magkaroon ako ng bagong upload sa YouTube ay magkaroon ng notification sa inyo. At dito po sa Facebook Live at sa YouTube, parehas lang po, i-type lang po ninyo yung title natin. At kasama ng inyong lingkod, Tio Di Malabanan, upang madali ninyo masumpungan kung ano ang ating mga napag-aralan na sa nakalipas. Ako'y umaasa na sa tulong ng ating Panginoon ay patuloy tayong nakikinabang. At muli, maraming salamat sa mga kaibigan, sa mga kapatid na nagsishare ng ating programa sa inyong mga kaibigan upang hindi lamang po kayo ang nakinabang, kundi ganun din naman na inyong nababahagihan ng mga katotohanan ito ay sila rin naman ay makinabang at patuloy lang po nating i-share ang mabuting balita ng kaligtasan upang kung magkaganon marami pang mga tao ang makaalam ng katotohanan. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aral, tayo muna po ay sumandaling yumuko at tayo po ay hihiling ng tulong sa ating Panginoong Diyos ng karunungan upang maunawaan natin ang ating pag-aaralan at tayo po ay mananalangin. Tayo po ay manalangin. Kagalang-galang po naming Diyos, sa mabanal naming makapangyarihan sa lahat, muli maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito na inyong pinagkaloob sa amin upang kami ay muling makapag-aral ng inyong salita at patuloy na alamin namin ang katotohanan. At samantalang aming pag-aaralan ng isang napakahalagang propesiya na sa pamagitan ni Propeta Daniel ay pinahayag sa amin ang mga katotohanan ito, bigyan po naman niyo kami ng kaunawaan at karunungan mula sa inyo upang malaman namin ang inyong mensahe sa kabila ng ganitong propesiya. Kami umaasa, mahal naming Diyos, kayo ang siyang tutulong sa bawat sa amin na aming makikita at matatanggap ang mensahe ng pag-asa na ito'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa oras na ito, mga minamahal na mga kaibigan, kung ating papasinin, ito po ang The Message of Hope. Ang inyong lingkod, Tio Di Malabanan, kung umaasa na ang pagpapala ng ating Panginoon na sinumuli natin kakamtin sa ating pag-aaral sa ngayon. Sa nakalipas po nating pag-aaral, ating inalam ang may kinalaman sa Daniel 2. At base doon sa sulat ni Propeta Isaias ay pinahayag niya doon sa aklat ng Isaias, Kapitulo 46, 9 at 10, o Isaiah 46, 9 and 10. Ang sabi doon, "For I am God and there is no other, I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times, things that are not yet done." Based on this text, we could see that it is only God who knows from the end, from the beginning to the end. At siya rin po ang siyang magpapatunay sa atin
nang mula doon sa kapanahunan ni Daniel na sumulat ng aklat na ito around 600 BC, ay pinahayag ng Diyos sa pamagitan niya ang mga kasaysayan mula sa panahon niya hanggang sa panahong darating. Kung kaya nga't bagaman po medyo mabilis yung ating pag-aaral sa Daniel to, ay ating re-reviewin sumandali na ang sabi po doon, nakakita si King Nebuchadnezzar ng isang panaginip, isang vision, which is the image na kung saan ay makikita po natin dito na ipinaliwanag ni Daniel ang ginto, pilak, tanso at bakal, and then yung pinaghalong putik at bakal, and then naandoon yung bato na siyang tumama doon sa paa, na ang Babylon niya ay siyang ang ginto ay kumakatawan doon sa kaharian ng Babylon, and then yung pilak ay Medo-Persia, and then yung tanso ay Grecia, and then yung bakal ay Roma. So ito po'y ating napag-aralan based doon sa mga date na naandyan mula noong 605 to 539 to 331 BC, 331 BC to 168 BC, 168 BC to 476 AD. And then yung 10 divided kingdoms na ito ay mula doon sa 476 AD hanggang sa Second Coming of Jesus. Nasamantalang ito po ay ipiniliwanag ni Propeta Daniel kay King Nebuchadnezzar yung image na ito, pagaman yung mga date wala pa sa panahon ni Daniel, kundi ipiniliwanag niya yung mga iba't ibang mga kaharian na siyang darating pagkatapos ni Nebuchadnezzar. Kaya nga't nabanggit doon sa Daniel 2 verse 45 na ang sabi ay the dream is certain and the interpretation thereof is sure. So maliwanag po, tinanggap ni King Nebuchadnezzar, tunay na ito ang siyang aking napaniginipan. At ang pagka-interpret, pagkapagpaliwanag ay totoo. At base dito sa kasaysayang ito, ay makikita natin na ang banal na kasulatan, ang Biblia, ay nagsasabi ng katotohanan at ganun din sa takbo ng kasaysayan ay mayroong mga inihula na sa panahon noon na ito yung mangyayari hanggang sa panahon na. At sabi dito, mayroong isang bato na natibag na ito ginawa ng sabi dito mula doon sa aklat ng Daniel, Kapitulo 2, talatang 44, or Daniel 2, verse 44, and in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. So makikita natin dito, mga minamahal na mga kapatid, na yung bato na ito, na kung saan yung kaharian na ang Diyos ang siyang nagtatag, ay hindi kailanman magugupo kundi kanyang titibagin ang mga kasaysayan, ang mga kaharian na ito'y babagsak doon sa panahon ng ang mga kaharian o mga bansa ay hindi nagkakaisa dahil putik at bakal sangayon doon sa paa ay pinaghalo. Kaya nga't ito ang sabi doon ay hindi nagkakaisa. At ang batong ito na kung saan alam natin sinasagisagan nang sabi doon sa aklat ng 1 Corinthians chapter 10 verse 4, and drank the same spiritual drink, and they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Pinapahalintulad po dito ni Apostol Pablo yung karanasan ng bayan ng Israel kung paanong sila ay nandoon uminom ng tubig mula doon sa bato. At ang sabi doon, ang bato na yon ay walang iba kundi si Kristo. Kung ating ihahalin tulad ito, mga minamahal na mga kapatid, ikakapit doon sa pangitain ni Daniel na yung bato na dumating, and that rock is Christ's eternal kingdom. Yun po ang sinasagisagan ng bato doon, na kung saan ang batong yon na siyang darating ang ating Panginoong Hesukristo sa ating kapanahunan sa ngayon, na ang mga bansa ay hindi nagkakaisa. Kaya nga't ito ang mensahe sa Daniel 2 na
ang ating Panginoong Hesus ay malapit nang darating. So, yun po ang simpleng summary at ating pagre-review. And then, ating pag-aaralan naman sa ngayon ang may kinalaman sa Daniel 7, or the message in Daniel 7. Ano po ba ang mensahe ng Diyos sa bawat isa atin na makikita natin doon sa Daniel 7? Ang sabi doon ng talata, and the prophecy reveals that Satan would attempt to change God's law. Dito naman po sa Daniel 7, ay makikita natin ang isang pangitain na gagamitin ng kaaway o ni Satanas na siyang gagamit ng isang kapangyarihan para baguhin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kung ating susubaybayan po, based doon sa Daniel chapter 7, 2 and 3, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven were stirring up the great sea. And four great beasts came up from the sea, which different from the other. So, ang nakakita po dito ng pangitain, ng panaginip, ay walang iba kundi si Daniel. At base doon sa kanyang pangitain, ay mayroon daw siyang nakita doon sa dagat. Na ito po ang mga interpretation na ating makikita o mga symbol na nandoon sa pangitain ni Daniel, doon sa Daniel 7, na ang dagat ito'y mula doon sa karamihan ng mga tao. Makita natin sa Revelation 17 verse 15, o yung wind, ito yung mga digmaan na magaganap o naganap sa based doon sa Jeremiah 49, 36, and 37. And then the beasts, ito yung mga kaharian o the kingdoms na base doon sa Daniel 7 and 17. So makikita natin dito, ito yung mga simbolo na napapaloob doon sa aklat ng Daniel 7. At dito ay makikita natin ang parallelism ng mula doon sa Daniel 2 and Daniel 7. Halos sila ay mayroong pagkakahalintulad ng mga kaharian na siyang darating na inihula o napanaginipan ni Daniel. At base doon sa unang hayop, ito ay walang iba kundi ang lion, ang sabi doon sa Daniel 7 verse 4. The first was like a lion and had eagle's wings. I watched till its wings were plucked off, and it was lifted up from the earth and made to stand on 2 feet like a man, and a man's heart was given to it. So mapansin natin dito mga minamahal na mga kapatid na inihalintulad o nakita ni King o ni Propeta Daniel doon sa pangitain ang isang lion na kung saan ang sabi daw dito ay mayroong parang pakpak ng agila. Lion na kung saan siya yung King of the Beast, alam natin na yun yung turing sa kanya. And then mayroon siyang pakpak ng agila. Bagaman wala po tayong makikita na talagang ganyan ang itsura, subalit sa pangitain ni Daniel, mayroon itong mga kahulugan na itong wings yung sumisimbolo naman doon sa mabilis. Ibig sabihin, mabilis na katulad ng agila na may pakpak na mabilis siya na gumalaw o lumipad. Ganon din naman ang itong lion ay mayroong pakpak na kung saan mabilis din yung kanyang pagtakbo o kaya yung kanyang paglipad. At dito ay inihalintulad mga minamahal na mga kapatid, nang sabi doon ay ito'y kumakatawan din naman katulad ng Babylonia. Na ang kaharian ng Babylonia, alam natin sa kasaysayan na sila'y naghari noong kapanahunan ng 605 to 539 BC. So ito po yung paralel ng Daniel 2 and Daniel 7 kung paanong yung ginto at saka yung leon ay magkatulan sa kaharian na kumakatawan doon sa Babylonia. At pagkatapos ng Babylonia ay mayroong susunod muli sa kanya na nandito ang isang uso
na kung saan, o bear, na kung saan ang sabi doon sa Daniel 7 verse 5, "And suddenly another beast, a second, like a bear, it was raised up on one side and had three ribs on its mouth between its teeth. And they say thus to it, arise, devour much flesh." Ito naman pangalawa, mga minamahal na mga kaibigan, ay may kinalaman sa kung ating ipaparalel doon sa pangalawang kaharian ng Medo at Persia. Yung combination ng forces ng Medo at saka ng Persia, o Median and Persian, na siyang nakipagdigma doon sa Babylonia at natalo nila ang Babylonia. Kung kaya nga sila ay mabilis na nagkaroon ng paghahari, and then ang Babylonia o ang Medo-Persia ay naghari noong 539 up to 331 BC. Worldwide po ang paghahari noon, at ang sabi doon sa tala ng si Daniel ay mayroon itong tatlong pangil o tadyang na naandoon sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Na ito'y sumisimbolo doon, mga minamahal na mga kapatid, sa tatlong kaharian din naman na siyang, o tatlong bansa na siyang dinigma nitong Media at Persia, from northwest and southwest na andyan yung Lydia, Egypt, and Libya, na kung siyan, siyang kinakatawanan na siyang dinigma nitong Medo-Persia at nagtagumpay sila. And then nandito, makikita natin ang pagsasalarawan kung paanong sila ay nakipagdigma sa kanila at naghari ang Medo at Persia sa panahon na yon. Na tama ang na paliwanag ni Daniel, at base sa kasaysayan, ito po ay nagkaroon ng katuparan. At sumunod naman po dito ang isang leopard. Mapansin natin sa larawan, wala po talagang ganitong klase ng hayop na mayroong apat na ulo at apat na pakpak. Subalit dito po ay sinasagisaga ng isang kaharian na kung saan ang sabi doon sa verse 6, "After this I looked, and there was another like a leopard, which had on its back four wings of a bird. The beast also had four heads, and dominion was given to it." So maliwanag dito, mga minamahal na mga kapatid, na ang kaharian daw po na ito ay mayroong apat na ulo at apat na pakpak. Ito po ay sinasagisaga ng Gracia, na kung saan ang Gracia ay siyang sumasagisag din naman doon sa tanso, doon sa image sa Daniel to. And then sila ay naghahari noong 331 to 168 BC. At apat na ulo po ito at apat na pakpak sa dahilan noong pagkatapos na matay itong si Alexander the Great at the age of 33. Siya ay kabataan pa na makapangyarihan sa panahon na yon, pero mayroon, namatay siya at mayroon siyang apat na general. Nandyan po si Seleucus, si Ptolemy, si Cassander, at sino pa yun? Si, mayroon pang isa, nakakalimutan ko yung isa. Cassander, Ptolemy, Seleucus, and pardon me, I forgot the other one. But they are four generals of Alexander the Great. And then after that, nung namatay si Alexander the Great, ay sila yung nag-take over ng kaharian. Kaya nga't mabilis din ang kanilang paghahari. Subalit nung 168 BC, dumating naman ang isang kaharian na walang iba kundi ang sabi doon, ito ay kakilakilabot na kaharian. Na ang image na ito ay dragon, ang sabi doon sa pagkapatuloy sa verse 7, "After this I saw in the night visions, and behold a fourth beast, a dreadful and terrible, exceedingly strong. It was different from all the beasts that were before it,
and it had 10 horns. Makikita natin dito, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, ang isang nakakakilabot na description ni Daniel dito sa isang kaharian na ito, na hindi niya may describe kung anong klaseng hayop. Subalit, base doon sa pagkasalarawan, ay wari bang ito'y isang dragon na kung saan ay mayroon siyang 10 sungay. At ang 10 sungay na ito, mga minamahal na mga kaibigan, ay dito rin naman sa isang kaharian na ito, kumakatawan ito doon sa paralel ng bakal. Na ito ay nagkaroon ng kaharian noong panahon ng 168 BC to 476 AD. Ito po yung kaharian na kung saan ay naghahari noong panahon na yon. Kaya mapansin natin doon sa kapanahon ng ating Panginoong Hesus, Roman Empire ang siyang makapangyarihan noon. Ang nagpahuli sa ating Panginoong Hesus, ang humuli sa kanya, mga Roman soldiers. So sila mga nagahari sa panahon na yon. Kaya noong 476 AD, natapos din ang kaharian ng Roma at napalta naman sila. Na kung saan ang sabi doon sa pagkapatuloy sa verse 24, the 10 horns are 10 kings who shall arise from this kingdom. 10 sungay daw po na ito, mga minamahal ng mga kaibigan, ay siyang kumakatawan doon sa 10 hari o 10 kaharian na magmumula din naman dito sa isang kingdom na ito. Na ito'y kumakatawan din naman sa panahon ng Daniel to na pinaghalong pilak, pinaghalong bakal at putik yung paa na hindi sila nagkakaisa. May 10 daliri yung paa na kung saan siya may 10 sungay doon yung hayop na ito. Kumakatawan nito doon sa 10 kingdoms na nagsimula noong 476 AD at magtatapos ito hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Na kung saan ito po ang sinasagisaga ng mga bansa o kaharian mula doon sa Roma, sa kasaysayan, na ang Alemani na siyang kumakatawan sa ngayon ang Germans, ang Burgundians, siyang Swiss, Franks, French, Lombards, Italians, Saxons, English, Suebi, Portuguese, and Visigoths, Spanish. Na yung Heruli and Vandals, Ostrogoths, ito po ay mga kaharian din na ang sabi doon ay sa pagkapatuloy, sila'y natalo ng isang maliit na sungay at sila'y nawala sa kasaysayan. Na ang sabi doon sa ating mga pinag-aralan, kung ating re-reviewin po ang mga kasaysayan na ito na napaniginipan ni Propeta Daniel, ang una ay yung kaharian ng Babylonia na siyang kumakatawan doon sa leon, tapos ang Medo-Persia siyang kumakatawan doon sa oso, ang leopard siyang kumakatawan doon sa Greece, and then itong kakilakilabot na isang kaharian o isang hayop, kumakatawan ito sa aklat ng o sa kaharian ng Roma. Yan po yung pagsasalarawan ng mga kaharian. And out of this kingdom, the last kingdom in the Rome, which is Rome, ang sabi po doon ay magkakaroon ng, sa verse 8, I was considering the horns, and there was another horn, a little one, coming up among them, before whom three of the first horns were plucked out by the roots. So yun nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung Heruli, yung Vandals, at Ostrogoths ay nawala sa kasaysayan sapagkat natalo sila nitong isang little horn na ito, isang makapangyarihan, ang sabi dito, na siyang sumibol mula doon sa 10. Na makikita natin dito, mga minamahal na mga kapatid, na sang-ayon doon sa pagsasalarawan, and there in this horn, there were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking pompous words. He shall be different from the first ones, and shall subdue three kings. So ito po yung description na makita natin doon sa verse 24, ng pagsasalarawan, na natalo niya yung tatlong mga hari o tatlong kaharian doon sa kanilang pagdidigma sa pakikipag-war nila doon sa kanila. At pagkatapos noon, makita natin yung description ng little horn ng kanyang kapangyarihan. Sabi doon,
Number one, it arose among tin horns. It comes out from Rome. So, nagsimula doon. Arose after tin horns, after Rome's breakup. Different from tin horns, not just political power, but religious. Ito po yung kapangyarihan ng little horns na hindi lamang po ito isang political power, kundi ito isang religious power. And in verse 4, it displays three kingdoms and ability to make war. Kaya nga po natalo niya yung tatlong kaharian. And then the eyes, it's like the eyes of a man, which is the symbol of wisdom or intelligence that was given to this kingdom from the other, from Rome itself. Kaya nga po, isang katanungan makikita natin dito sa Daniel 7, yung hiwaga, the mystery out of this prophecy, out of this vision of Daniel. Ano nga po ang napapaloob dito? Sang-ayon sa kasaysayan, at ano po ang sinasabi dito sa bawat sa atin, isang katanungan, that what does the history reveal? Sabi po doon sa the church and the churches, out of the ruins of the Roman Empire, there gradually arose a new order of states whose central point was the Papal See. Therefore, inevitably resulted a position not only new, but very different from the former. So, ang sabi po doon sa the church and the churches, page 42 and 43, out of this kingdom, mayroong siyang susulpot po na isang makapangyarihan din naman, na siyang sabi doon ay ang central point nito ay walang iba kundi na doon sa People's See. At ito po ang siyang sinasagisagan doon sa verse 25, sinasabi doon sa pagpapatuloy. He shall speak pompous words against the Most High. Sila po ay magsasalita raw ng kalapastanganan. Salitang kalapastanganan sa ating Panginoong Diyos. Shall persecute the saints of the Most High. Kanya raw pong uusigin ang mga banal ng kataas-taasan. And shall intend to change times and laws. Then the saints shall be given into his hand for a time in the times and half of a time. Sa mga darating pong pag-aaral, ating alamin kung ano yung mga times na yan. Panahon na kung saan ay tinutukoy dito. Pero ang nais pong idein dito, mga minamahal na mga kapatid, ang sabi doon ay ito ay magpipersecute ng mga banal ng kataas-taasan. Marami pong mga banal sa kanang sang-ayon sa kasaysayan. Mga taong sila'y nagsisunod sa utos ng Diyos. At may pananampalataya sa ating Panginoong Isos sang-ayon doon sa Revelation 12:17. Sila yung mga inusig na kung saan ay, ang sabi doon, sila'y mga pinagpapatay dahil sa sila'y sumusunod sa utos ng Diyos. At ang sabi pa dito, kanyang babaguhin ang kautusan. At ito po ay nagkaroon ng pagbabago na kung saan ang sabi doon sa Daniel 7:25, he will think to change times and laws. At ito po ay nagkaroon ng katuparan. Alam po natin, base doon sa Ten Commandments, na ito po ay ating napag-aralan noon. Na unang commandment, you shall have no other gods before me. Number two, you shall not make for yourself a carved image. You shall not bow down to them nor serve them. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Number four, remember the Sabbath day to keep it holy. So ito po yung may kinalaman sa pag-ibig sa Diyos. And then yung pag-ibig sa kapwa, honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor, and you shall not covet your neighbor's house. Out of these 10 commandments, mayroon pong binago dito na ang sabi doon sa ikaapat na utos. Remember the Sabbath day to keep it holy. At ito po ang binago nila. At ang pagbabago ay makikita natin dito, nawari bang inalis yung ikaapat na utos at pinalitan. Bagaman makikita po natin sa mga
Ten Commandments na sa harapan ng mga halimbawa ng kanilang simbahan, sampu pa rin, pero makita natin na binago na yung ikalawang utos. Inalis yung ikalawang utos and then yung pangsampu ginawang dalawa. And then mapansin po natin noon, naging sampu pa rin. Pero nandito binago yung ikaapat na utos, which is the Sabbath day. Which is, according to Daniel, he will think to change the times and laws in Daniel 7:25. At nagkaroon nga po ito ng katuparan na kanyang binago. At ang sabi po doon, Daniel predicted the change and the church admits it. Paano po inadmit ng church ang pagbabago na ito? Base po doon sa sulat ni Cardinal James Gibbons, The Faith of Our Fathers, page 89, maliwanag po ang sabi doon, "You may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday." So maliwanag po dito, mga minamahal na mga kaibigan, na kung saan ay kahit ang cardinal ay nagsabi na pwede nating basahin mula Genesis hanggang Apokalipsis, wala tayong makikitang nag-a-authorize na ipangilin o ipagpahinga ang araw ng Linggo, kundi ang sinasabi doon ay araw ng Sabado. Pero bakit ito ang siyang ipinapangilin o pinagpapahinga o araw ng pagsamba ng maraming mga tao sa kasalukuyan? Ang sabi po doon sa pagpapaliwanag, pagpapatuloy sa Converse Catechism, which is the Sabbath day? And the answer is Saturday is the Sabbath day. And why do we observe Sunday instead of Saturday? The answer is because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday, which is written, it was written by Peter German, year 1948, page 50. So maliwanag po dito, base doon sa catechism na kanilang binabasa rin naman, o isang textbook nila, makikita natin doon sa page 15 na isang katanungan, ano ba ang araw ng Sabat? Sabado ang siyang araw ng Sabat. Bakit pinapangailin natin na naobserbahan natin ang Sunday instead na Saturday? Pero ito rin po, pag-aamin nila na ang Roman Catholic Church ang siyang nagbago ng from Saturday, ng pangpapahinga o pangilin from Saturday to Sunday. So makikita po natin dito, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, ang pagsasalarawan ng dito sa Daniel 7 na inihula at nakita sa pangitain ni Daniel at nagkaroon ng katuparan. At sa ating kapanahonan sa ngayon, dalawang kapangyarihan po ang siyang makita natin na mayroon, nga alam natin na mayroong great controversy between good and evil. At nandito po ang kapangyarihan. Ang sabi doon sa pamagitan ng ating Panginoong Isus, ang sabi niya sa John 14, verse 6, "I am the way, the truth, and the life." Pero doon sa talata naman sa John 8:44, sinabi ng ating Panginoong Isus, "Satan is a liar and the father of it." So mayroon dalawang kapangyarihan dito. Kapangyarihan ni Satanas, kapangyarihan ng ating Panginoong Isus. Pero nasa sa atin ang pagpili. The choice is in us. Whether we will choose the Bible or tradition. Whether we will choose God's law or the human rules. Or that Jesus' teachings or human thoughts. Divine command or human substitute. The truth or error, the genuine or counterfeit, God's way or man's way. Ngayon, nasa atin po ang pagpili. Bagaman mabilis ko pong diniscuss ito dahil yung ating oras ng 30 minutes ay napakabilis sa gantong pamaraan, isimplified ko na lamang po sa inyo, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, ang pagsasalarawan na ito sa Daniel 7 na dinidescribe na mayroong
kapangyarihan na mag-change o magbabago ng kautusan. At ang sabi nga po dito, ito'y nagkaroon ng katuparan at nasa atin ang pagpili whether we will choose the Bible or the human tradition. Pero sa ganang akin, ang sabi ni Joshua, doon sa Joshua 24:15, na as for me and my house, we will serve the Lord. But as for Peter, according to Peter, doon sa Acts 5 verse 29, but Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Ninanais kong sundin ang Diyos at hindi ang tao. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, ang tao ang nagbago ng araw ng kapahingahan, araw ng Sabat. Iniutos ng ating Panginoong Hesus na ipangilin ang ikpitong araw, ang araw ng Sabat. Subalit sa ganang atin, nandito po ang kapangyarihang ito ay nasa sa atin ang pagpili. Kung umaasa mga minamahal na mga kaibigan, ang pipiliin natin ay ang Sabat ng ating Panginoon. Ang araw ng Sabado, ang siyang araw ng Pangilin. Napag-aralan na po natin ito, mga minamahal na mga kaibigan, sa ating mga nakalipas na pag-aaral. Ako'y umaasa na ito ay inyong nasubaybayan. At kung inyo pong ninanais na doon sa mga bagong tagapakinig sa ngayon, kung gusto po ninyong balikan yung aking mga pinag-aralan, nakita po ninyo ito sa YouTube. The Sabbath and the Change of the Sabbath, or the Laws of God, or nandoon, mga minamahal na mga kaibigan. Marami pong mga napag-aralan na tayo. At isa po ito sa napag-aralan natin noon bilang pagre-review sa atin na mayroon tayong pagpili sa ating kasalukuyang panahon. Ang panawagan ng ating Panginoong Hesus, nandito, piliin natin siya. Siya ay kumakatok sa ating mga pintuan, siya ay nag-aanyaya sa bawat sa atin na siya ay ating papasukin upang siya ay makasama natin. Nandito mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesus at siya ay tumatawag sa inyo at sa akin. Mangyari nawang patuloy na ating tanggapin siya sa ating buhay at kilalanin siya bilang personal nating tagapagligtas. Opo mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoong Hesus ay napakalapit na sa kanyang pagparito. Tayo ay manatili na maghintay sa kanya, magpasakop sa kanya. Tanggapin natin siya bilang personal na tagapagligtas sa pamagitan ng tunay na bautismo na ito po'y ating napag-aralan din na nakalipas. Ito po ang isang paraan ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus upang tayo ay maging handa sa kanyang pagdating. Subalit bago po tayo magtapos sa oras na ito sa ating pag-aaral, ay atin muna pong pakinggan ang isang mensahe ng awit na ito'y pagkakaloob sa atin ni Onyx Dakila na naanyayahan sa atin ng isa kong pamangkin na paawit natin sa ating pag-aaral ngayong gabi. Siya po'y napaawit na rin namin last Sabat do sa aming program. Subalit, nais kong ibigay sa atin sa oras na ito na mensahe ng awit, better than I. Ang Diyos ay siyang mas nakahihigit kaysa sa atin, sa ating mga iniisip. Pakinggan po natin ang kanyang mensahe at nang mangyari nawang ito ang maging inspirasyon natin samantalang ang ating Panginoong Hesus ay nananawagan din sa bawat isa sa atin. Kuhanin po natin ang mensahe ng awit. I thought I had the answer.
Maraming salamat o next dakila sa iyong mensahe ng awit. Ako yung maasa mga minamahal ng mga kaibigan yung mensahe ng awit at ng mensahe ng mga talata na ating pinag-aralan sa ngayon. Bagaman mabilis po ang pagkakadisikas ko sa inyo, subalit ako yung maasang nakuha natin yung puntos ng mensahe, the message of hope of salvation to each one of us is we need to obey God. We need to accept Him. We need to choose Him as our very own Savior. At nandito mga minamahal na mga kapatid, samantalang si malapit ang darating, tayo'y kakasamahin niya sa langit na bayan ng kanyang pangako. Bago po tayo magtapos, tayo muna po ay sumandaling yung muko sa ating panalangin. Mapagmahal at dakila po naming Diyos sa mabanal naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa mensahe na aming napag-aralan ngayong gabi o ngayong araw na ito. Patnubayan ninyo kami, Panginoon, na mga katotohanan ito ay matanim sa aming puso at kaisipan, magdulot sa bawat isa sa amin ng gawang kabanalan at higit sa lahat magkaroon ng pagpapasya ang bawat isa sa amin na aming tanggapin kayo at kilalanin higit sa aming buhay na kayo ang siyang aming Diyos, kayo ang siyang aming tagapagligtas. Sa aking dalangin, mahal na Diyos, pagpalain ninyo ang aking mga kaibigan dito sa Facebook Live at sa YouTube sa kanilang pakikinig ng inyong mga salitang ito. Naway, ang mga katotohanan ito ay magdulot sa kanila ng kanilang pagtatalaga. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal Espiritu ay tumanggap din naman sila sa inyo bilang personal nilang tagapagligtas. Aking patuloy na dalangin ang aking mga kaibigan na mayroong mga karamdaman, naway patuloy na pagkalob sa kanila, Panginoon, ang kagalingan mula sa inyo at ang patuloy ng inyong pagkalinga. Ang mga kaibigan namin, mga kapatiran o kung sino man po mga minamahal ng mga Panginoon na nandoon sila ay nagugutom at nauhaw sa panahon sa ngayon ng crisis. Pagpalain niyo sila, Panginoon, sa kanilang mga pangailangan, ang mga nasalanta ng bagyo o kalamidad. Patatagin sila, Panginoon, patuloy na magtiwala sila sa inyo upang kung magkaganon ay patuloy na maranasan nila ang inyong inspirasyon. At doon sa mga nagugutom at nauhaw sa inyong salita, naway busugin sila na, Panginoon, sa pamagitan ng mga salitang ito, pang-espiritual na pagkain namin na kailangan namin ay kami, Panginoon, ay mabusog at higit sa lahat ay patuloy na ito ang magudyok sa amin upang mag
ulit ito ng gawang kabanalan sa bawat isa at lubos na pagtatalaga na aming tatanggapin ng aming Panginoong Isus bilang personal namin tagapagligtas. Maraming salamat sa inyong pagkapatawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Ang inyong bendisyon ay igawad sa bawat isa na ito po ang aming hiling sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatid, dito po sa Facebook Live at sa YouTube. Muli, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, huwag po kayong mahiyang mag-message sa akin. Sa susunod po natin muling pag-aaral sa isang linggo, ay tayo po muling mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At i-share niya lamang po ito upang marami pang mga tao ang makarinig ng pabalita ng Diyos. God bless you all. And thank you very much for watching and learning in these studies. And also, I'm requesting you to share this good news to all your friends. And also, to those who are watching on YouTube or who wants to use the YouTube, just subscribe. Upang kung magkaganoon, mga minamahal na mga kapatid, ay mabigyan pa kayo ng notification sa mga susunod nating pag-aaral. Thank you. Muli, stay safe to everyone. At God bless you all. See you next time.